present mo sa Maganda po yung pinakita ng FEU. Talagang na-outsmart po nila kami. And siguro dun sa team namin, ako kasi lagi ko nare-remind yung teammates ko na meron kasi talaga akong feeling, parang kagabi pa lang na parang baka ma-relax kami kasi natalo namin yung FEU nung elimination, nung round 1 and round 2. So sabi ko, lagi ko silang nare-remind na huwag dapat kami makampan. Kasi yun nga, twice to beat kami. Dapat hindi na namin paabutin sa board. Eh, katulad ngayon, kumakot ako, so wala kami magagawa. So, kailangan na namin bumalik dun sa sistema namin. Dun sa sipag namin. Balikan namin kung ano yung goal namin. Kung ano yung gusto namin makamit this season. And kailangan itatak namin sa utak at sa puso namin na hindi magiging madali yung laban. Bella, sweep niyo yung second round. Tapos tingin mo, medyo naging matagal yung break before final. Tingin mo naka-affecto yun? Feeling ko po hindi naman kasi nagte-training naman po kami. And siguro binalikan talaga kami kasi merong training, hindi kami kumpleto dahil may class. So siguro yun na lang din, kailangan yung priorities mo lang. Hindi ko naman po sinabing hindi priority ang pag-aaral. Pero kumbaga, eto na po eh, padulo na. So, hindi pa naman po kami pa finals na class. So, I think kailangan namin magsipag pa. Hindi po ko naniniwala na matagal masyado yung break. Kasi nasa sa amin yan eh, kahit wala man kaming training, kung kahit wala man kaming game, hanggat yung mindset namin, mentally and physically nandun, hindi kami mahihirap. Bella, medyo maraming errors as a team yung kanyo kanina. Okay. So, how are we going to fix that for next game? For me kanina, masyadong tense yung laro. Parang yung pressure na punta sa amin. Nare-remind ko kanina yung teammates ko nung set ko na dapat hindi kami yung nagpe-pressure. Kasi yung FEU, pag natalo po namin sila dito, laglag na sila. So yung pressure nasa kanila. Pero parang yung ending ko, yung pressure na punta sa amin. So parang hindi kami nakapag-loosen up kanina, hindi namin masyado na-enjoy yung game. Kaya yun, doon na lumabas yung mga miscommunication, yung mga errors. Masyado rin pong gigil. So siguro doon nga, babalik kami sa training pa rin. Lagi namang naniniwala ko na lagi magsa-start talaga sa training. Kung ano yung ginagawa namin sa training, yun yung gagawin namin sa training. Kaya ano na lang yung magiging approach niyo sa team sa do or die? Yun nga, do or die na po eh. Wala na pong uurungan. Kung matalo ba kami, wala na. Kung manalo kami, pampin kami sa final. So kailangan namin ibigay lahat, ibuhos na namin lahat. Kasi wala naman po mawawala kung gawin namin yung 100% effort. And sabi ko nga sa teammates ko, hindi ibibigay sa amin ito ni Lord kung hindi namin kaya. Lahat ng challenge na binibigay sa amin, kaya pagdaan ng isang tao, kaya binibigay sa amin. Ngayon na sa inyo na talaga yung pressure sa inyo. Tingin mo ba yung confidence nyo sa team medyo na napyasa ng konting kanina yung pwede sa inyo? Ako feeling ko hindi naman. Kasi ako kilala ko yung teammates ko, kilala ko yung team ko, kilala ko kung ano yung kaya namin gawin. Pangit man po yung game kanina, masyadong maraming errors, merong mga off yung laro. Pero alam kong babawi sila. Alam kong fighter po yung team namin. Ano lang to, talo kami pero dito masusubok yung pagiging buo namin as a team na hindi kami dapat magsisihan. Tapos na eh, kailangan na lang namin mag-move forward and magtrabaho.